may nasasakyan, kakain, pwede yan mag ano, pero bakit? Yung pangalawa, sir, yung terminong suko, alam kong nasa sayo na yan, 100%. Kung Kristiyano ka, or Muslim ka, sir, or what. Ako, sir, nung na-prostrate ako, dumating sa punto, before matulog at pagising, lagi ko, ikaw na lang bahala. Kasi ang construction, mahina. Kailangan i-place ang future ng mga bata. So, ikaw bahala sa amin. Sa trabaho ako, ikaw bahala. Paanihin mo kami. Kasi wala na ako. Yung puso at damdamin ko, sobrang puno na ba? Na parang tutuloy pa ba? O hindi? Pagod na ako. Ganon. Pero 100% kapag huminto ka, lost ka talaga. Oh, sure bull yun. Lost sa money and lost sa emotional na hindi. So, yung frustration mo nun, hindi yun hanggang sa mga anak mo. Tumubok si papa niyan. Masusunod yun. Hanggang sa, sayang, no? Ganun, lagi na lang. Pero, sa tingin ko, ang pagsuko, hindi siya maganda. Pati sa construction, hindi siya maganda. Hindi siya magandang solution. Subukan lang kasi sa limang subok, sir, sa apat na failure, mayroon talaga diyang success. May isang success diyan. Hello mga ka-farmers! Sabi ko sa'yo, mamang, sa style ng kawayan. Uh-huh. Inanon ba? Uh-huh. Sinatad. Sinatad. Medyo may concern talaga sa daan. Uh-huh. Ang problema. Motor. Kamusta sa motor? Wala problema. Pag maulan lang dito. Alam mo na yung ang putik to. Sanay kami sa putik na sila. Wow!
tuloy sa likod, pati na a few moments later. Yan, so ngayon mga ka-farmers, nandito tayo sa Rizal pa rin, sa Laguna. And meron tayong Finarm visit. Natin siya dito ngayon para i-visit yung lugar nila. Actually, malapit lang yan dito sa ating farm sa Rizal. So, ito yung toxins mo. Opo, ay naku po, ay hindi po na sikat na maayos. Oo, medyo. So, itong mga nyog sa'yo to. Opo, opo. Ang harvest nito, kahit pa paano, nung New Year, kinukuhanan ka na ng buko dito. At may lalala nga ako. Pag nakakita ko dito, buko, nyog, saka mga bunga-bunga ng ano dyan. Tingnan mo yung mga langka kung sabi ko sa tao dito. Kung marunong kayo, hindi na aabuti ng ganyan. Balot na yan. Manis na ba? Ano? Isa sa nakita ko sa mga palangin. Ito po, 45 days na naka, ano dyan? Nandyan yan ngayon. Wala na laman. Harvest na namin. May material ka na. Tago na lang. Pag-develop na yan. Kasi ito, ay, hindi mo pa ito maagapan ang tapo na ito. Kasi itong pwestong ito, pwede na natin gawin ito. Ang ganda nga sa'yo, mayroon ka na agad na pwesto. Yung gastos dito. Na daw sila ng mga 45 days dati. Yan. Malaki rin yung range nila. So, sobrang ano siya, sobrang ganda siya sa pag-free range ng mga manok. Marami na rin siyang mga puno ng nyog na nakatanim. Tapos dito sa park na to, hindi ito yung mga iba niyang manok. Ano nga, wala ka lang. We need to, ano. Kasi itong area, mayroon kaya sa isang tao to, mag-asawa. Dalawang mag-asawa yun. Kasi, lalo na sa itlog, you cannot say or tell na napunta kayo dito. Hindi nga siya. Oh, Yagi. Gitak na lang. Ang net mo, kailangan mo dito. Mura lang naman. Huwag ganito. Yung ano lang. Nakita ko yung natuto. Tuwan lang. Buo yun sa. Buo. Ito nga sa'yo. Kaunti na lang. Kasi may mga kahoy ka na. Kasi may kawayan. Sa'yo yan. Hindi. Sa'yo. Akin yung kawayan. Papakanggan doon sa baba. Maraming kawayan. Kaunting. Isipin mo. May daan na. Tama yan. Ano po yan eh, diyan namin dinadaan ang baboy. Baboy. Tama yan. Para hindi maka, ano na, sakit dito. Sakto dito mama, 3,000 hanggang 5,000. Ang lawak nito, opo. 3,000 hanggang 5,000 sir. Mga ngapital ka lang sa feeds, pero pagbawi na nun. Harap. Yan, ang problema yung asawa ko sa buyer. Kasi yung na-disgrasya ko sa Naybaisya sa mga para alam mo lang ang frustration na hindi namin inano pang kamaro na nasa 3,000,000 ako na lost pero hindi ko nilagay dito at dito kasi nung lupa nila so trust kami may lupa set up eh pag nag set up ako sir ayaw ko nung set up na lalo na tayo, contractor tayo eh. Ayaw kong napapahiya sa bisita. So, ginastusan ko ano yung kinita sa construction sa Manila. Dinala ko doon. Climate ang problema ko doon. Pag ulan, 3 months ang ulan doon sir na talagang ulan lang talaga. Every day. So, nabaha ako.
Nung nabaha kami doon, sir, ang manok ko doon na palaki na sana mga 1 month old na sa 3,000. Halos naubos yun. Yes. Tapos yung isipin mo ang expenses ko doon, sir, sa kuryente, kasi mayroon akong brooder. Makikita mo doon. Kuryente, sahod at feeds nasa 100,000 per month. So magkano na yun sa 2 Fortuner? Pwede na 3 Fortuner, kaya kong bayaran sana. So yun, halos lahat ng pandemya pa to, ha? Pandemya ko to sinimulan. So seminar, knowledge, observation, at yung biyahe ko sa itong Rizal, sir, sobrang lapit lang sa akin to. Kasi ang Nueva Ecija malayo. Pero binabiyahe namin yun ng halos 2 beses sa 1 linggo. Set up, lahat yun. So yung tao ko sa Manila, mga construction worker ko, so kung anong sahod nila sa Manila, yun yung sahod ko doon. Just to, ano ba, yung kung sino ka at sino ako, kahit wala ako, yung work, kasi alam na natin ang process sa Manila. So yun na, yung frustration hanggang ngayon nadala ko, dahil nga yung requirement namin sa egg, kung yung, ang inisip ko, kung yung ginastos namin doon, sir, kung na dito nakadapa sa Rizal sana. Ngayong mga panahon na to, sir, yung ngiti ko siguro abot dito na. Supposed to be. Kasi kung hindi yun na-disgrasya, baka talaga, sir, na yung alam mo yung inakyat ko yung mga manok ng naggawa ako ng mga kawayan para lang makadapo sila. Dahil tubig. Pinasok ng buo yung farm. So, tuhod. Tubig imbis na lupa. Yes. So ngayon nung nabaha, wala kang asahan mo na after 3, 4 days or 1 week nun pag hupa, sipon agad yun. Bahay na to, ah. Ganun ba? Actually, nung tumama yung PSF dito sa lugar ko. Yung, yes. Parang, lumok, ano? Ayoko nang ituloy kasi wala na akong resources, sir. Siyempre, at my age. Ilan ka na ba ngayon? May mga gastusin na po ako na 49 po ako. Ay, bata ka pa sa ako. 8 taon lang ang advance mo sa ako. Mayroon pa akong bulso at nagka-college. Pero isa na lang. Isa? Nakita namin dito sa lugar ni sir na ang ganda niya for free range. Nag-aalaga naman na siya dati pa ng mga manok. So, kaya lang sa sobrang busy dahil nga contractor si sir, hindi niya naaasikaso. So, medyo humihingi siya sa amin ng konting advice. Aran tayo ng chance na isama natin si sir para makita niya rin at mapasyalan niya rin yung ating farm para makita niya yung setup natin. So, hopefully, matulungan natin siya dito sa kanyang adhikain sa pagpa-farming ng mga free-range chicken. At makatulong tayo kahit papano through our experience yan sa mga napagdaanan natin pa doon sa Nueva Ecija farm natin hanggang sa ngayon nga na tinatayo ulit natin at binabango natin yung ating farm dito sa Rizal, Laguna. So update ko na lang kayo mga ka-farmers regarding dito sa pagtulong natin at paggawa natin dito or kung ano man yung mapag-usapan, kung ano nang maitutulong natin kay sir dito sa kanyang farm. I-update ko kayo dyan mga ka-farmers. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ako. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe. And hit mo na rin yung notification bell para kayong updated sa mga videos ko. And don't forget to like and visit our Facebook page. Yan yung Organic Integrated Farm and Pre-Farming. Yan. So ayan mga ka-farmers, tapos na sila mag-usap and pabalik na kami. Actually itong farm ni sir ay medyo malayo dun sa pinagparkan namin. Medyo malayo siya, so maglalakad pa tayo. Pero maganda naman dun sa lalakaran natin, hindi masyadong mainit kasi nga kung nakikita niyo sobrang napapalibutan siya ng mga puno. So, malilim. Tsaka dito talaga sa Rizal. Ang climate nga dito, anong oras na o? So, alas 3 na. Hindi pa rin siya ganun kasakit sa balat yung init. Medyo malamig pa rin yung sibay ng hangin. Kaya, sobrang ganda talaga dito sa Laguna. And so, sana
sa pag-uusap nila ay nagkaroon ng konting encouragement, kumbaga. At hindi siya panghinaan ng loob na ipagpatuloy pa rin ito. Dahil sa nakikita nga namin, maganda nga yung place. At sobrang sobrang maganda siya sa pag-free range. Lalo na yung mga layered type. Dahil maganda yung lugar. So dito, on the way namin, papunta sa sasakyan ay kita namin sobrang lawak pa talaga nung mga lupain. So yan mga farmers, punta na tayo ngayon dun sa farm natin. Ngayon kasama natin si Sir para makita niya yung setup ng farm natin.